Masama ka ba, Jack? Andito tayo ngayon sa Philippine Bicycle Demo and Expo 2022. Sa video natin, mapakita ko sa inyo yung mga local brands na bike-related. Welcome to our booth, Bike Statement and Redo. Yung Bike Statement, nagko-customize kami ng mga cups, handkerchief, mga pouch. Sa Redo naman, magpa-manufacture kami ng mga bags, gawa yung mga inner tubes, kung ano man yung mga retaso. Burrito bag, ito yung two for the road na bag, nakasya dalawang incans. Mga manginginom na biker eh. Pero dalawa lang. Tapos ito, mga bag. Messenger bag. Pouches. Rain bag. Pero gawa sa interior. Saka nakakatulong tayo sa mga ano sa mga extra income ng mga tiga vulcanizing shop. Tika Quezon City kami pero pwede naman order online through Facebook, Bike Statement PH and Red Duke PH. Ako po si Arafat, mechanical designer ng Duke Raker. Yung Duke Raker is a Filipino brand. So ang pinaka-concept nun, gawa tayo ng design. Pagkagawa natin ng design, gawa ng parang prototype build, check, tapos mass production. So ang Duke Raker nagsimula nung early 2020. Then nag-release tayo nung first na model which is yung Apex X1 nung 2021 na, late 2021. Ang pinaka-main product pa natin ngayon is frame. Planning to expand 2023 sa like crankset, stem, cockpit. More on focus muna kami ngayon sa yung mga ni-release namin is for cross country. Marami kasi yung rising na mga athlete ngayon eh. Gusto namin magbigay sa kanila, i-try nila. Ito yung first model namin, Apex X1. So after nung ma-release sa market, na-review ng community, tapos may mga comment sila. Yung comment, nilagay natin, nabuo si Apex X3. Yan yung kanya. So more upgraded version ng X1. So parang pinaka-main goal natin is yung sizing. Asian kasi tayo, kasi pumapatok yung 29er. So gusto naming mag-introduce sa Duke Raker na pwedeng mag-29er yung 5-flat. Yun yung goal natin. So far ngayon, sa sizing namin, pwedeng mag-29er yung 5-2. Even 5-1, pwede siya dun sa small namin na frame. Ito yung turquoise, smoke, moss green, tapos yung ivory namin. Intended use is cross country. 6061 yung gamit na aluminum. 142 axle. Tapered na siya. 5242, which is kasama na rin siya dun sa kwa natin. Semi-internal cabring, dropper post ready na rin siya. Yung price niya is in Luzon, 7450. Tapos in part somewhere besides Mindanao, 770. Ang frame nito is 5 years warranty na. Ayun, nag-offer din tayo ng product registration para matrace kung sino may-ari ng frame. May offer din tayo na parang magiging loyalty. Yung FB page namin is Duke Raker Bike Project. Yung website namin, nirarun pa namin ngayon pero hindi pa officially na published. Tapos yung sa dealer namin, sa buong Pinas, may 7 pa lang tayo ngayon kasi nga bagong brand pa. Welcome sa aming booth, Rock and Roll and Stuff Wrap. We cater custom bike pack. Packing, racks, pati sa mga bags. Meron tayong bike bags at racks. So ngayon meron tayong ready-made na mga saddle rack. Nagko-customize rin kami ng mga racks. You can find us sa facebook.com/rockandroll. Ayan, kung gusto nyong dalhin yung bike nyo dito, pwede nating sukatan. Pwede tayong gumawa ng mga racks na gusto nyong magawa. So inspiration, pwede nating gawin. Bukod sa mga racks na customized, meron kami mga bike packing bags. So meron kaming pannier bag, meron kami mga ibang sizes. Ito yung saddle bag natin. So ito ay partner itong saddle hitch. Ito, made in Taiwan yung ano natin na material. Stainless steel, high grade. Then, yung custom low rider or pannier bag. Ito yung mga bags natin. Sample, 10 liters yung ano yung bag. Pero yung ano low rider rack ay can hold kayo siguro kahit 15 kilos or isang side. Kayang-kaya niya. Meron feed bags and belt bags. Anything na bike packing bags related. So, meron kami dito. Pwede nyo kaming hanapin sa Staff Wrap page sa both Instagram and Facebook. Sa Rock and Roll naman for your custom bike rack needs. Actually, Rock and Roll ay pandemic business kasi musikero kami. Nagigitara ako sa Talay People's Music, sa Tropical Depression. Tapos yung kasama ko, yung luthier ko and guitar tech ko. And may business rin kami na guitar ayos. Ginagawa talaga namin before ay mga gitara. So kahit basag na gitara, ganon, or mga setup na. No? So woodwork, metalworks, easy. Electrical, easy sa guitar related. So ngayon, pandemic business. Tsaka mahilig rin kami sa bike. So, nag-shift lang. Pero yung Staff Wrap, ilang years na. So, mga 7 years na yata yung Staff Wrap. Part 3 ako ng Staff Wrap. In-extend lang namin yung product line ng Staff Wrap. From Staff Wrap, bike packing bag, to extend the product line, tsaka yung market. So, ginawa namin yung Rock and Roll. Isa lang kami. Price range natin. Sa rack, kung gusto nyo pumunta sa shop, paggawa ng rack, rear rack, 3K. Yun yung usual design. Sa front racks, 2.5 lang. Saddle racks, 1.5. Kung mga big racks, kaya rin natin yung mga big racks. From 3.5 to 4K siguro. Yung mga sobrang laki na. Sa saddle racks na custom na ibang itsura,
mga 2K lang, ganun lang. Pero ano, full weld tayo, international level yung quality ng gawa, handmade. Meron tayong mga, alam mo, sa staff rack naman, mga nanays na sinusuportahan na livelihood sa ating community. So itong mga bags na to, tinatahi ng mga nanay, pero world class yung quality ng ano ng tahi. So hindi siya yung tahi lang na basta-basta. World class siya, international level. Supporting yung mga nanays natin sa aming community. Ganun rin sa rock and roll, merong tayong yung mga tauhan natin. Nakakatulong tayo dun sa kanilang kabuhayan. Hi guys, ako pala si Gab Amigo, brand ambassador ng SaltX. Ito po ay local brand, designed by Pilipino. So ito po yung mga stocks namin. Meron tayong mga iba't ibang kulay. Ito yung version 1. So saka ito yung version 2 natin. Ito, yung BOA type. Maganda yung quality, matibay, saka pang international yung design. Yung mga ginagamit ko, actually, iba-iba po. Pero ito yung favorite ko talaga, yung BOA. Stealth. Mas madaling isuot, mas madaling ubutin. Mas comfortable po ako sa SaltX. Kasi maganda yung fit, saka yung designer talagang mahilig sa sapatos. Ako pala si Mon, ng Budo sa Lawal ko. Yung mga shorts natin, mga Budo sa Lawal. Sizes na ito, small, medium, large, XL, double XL, triple XL. Pang-bike, pwede rin pang-climb, pwede rin walking shorts. Nasa'yo, pang-forma. Saka karamihan tayo above the knee. Kumbaga yung mga pormahan natin ngayon, hindi ka mahirapan sumakay ng sumampal ng bike. Meron din tayong mga polo, ito yung mga bago natin ngayon, mga soda polo, may mga ano yan, Lego. Ang maganda yung ano natin, polo natin ngayon, may bend sa likod, may net. Tapos ang bulsa, zipper na. Kaya hindi ka mananakawan. Pag nanakawan ka nito, manhid ka na. Yan o. Hindi, joke lang. Yan. Pwede rin pang kasal, pwede rin pang binyag, pwede rin pang birthday, pwede pa pang bike. Pang simba. Ganda, Lego. Ito, meron pa tayo, iba-ibang klaseng shorts yan. Meron din tayong cups, cycling cups, ganito, yan. Mesh cup yan. Kaya hindi mainit sa ulo. Pag nilagay mo ng helmet, swak na swak. Kaya gwapo ang datingan. Bags, oh, may mga bags pa tayo. Ito, mga pang-frame bag. Yung corner sa dulo. Mura lang to. Tapos meron din tayong mga handlebar bag. Ito yung bago natin, pannier bag ngayon. Stokwa, 20 liters. Pwede sa harapan, pwede rin sa likod. Ito yung corner bag natin, ito yung teabag bag natin. Yan siya. Kaya pwede ka na mag-touring. Pwede ka na mamasyal nang nakabudo ka. Waterproof yan, pero huwag nyo yung basahin. Balutin nyo na ng plastic. Tapos kung gusto nyo mamili ng mga shorts, punta kayo sa shop namin sa 420 Bike Shop sa Parañaque. Meron din siya sa Shopee. Si Sir Ian, ang layaon, meron yan. Yung ano meron kami, meron din siya sa Shopee. Puntahan nyo na lang siya doon. Yung mga budo pala natin, local brand to. Mananahin natin ito, mga Pinoy din. Sigurado matibay ito. Mga klase, naka-YKK tayo ng mga gamit natin. Mga zipper, kaya sigurado matibay yan. Local brand, support, thank you. May mga bags tayo dito from LD Gears. LD Gears is long distance gears. Ginawa yung mga bags na LD Gears para sa pangmalayo ang travel katulad nito. So this is our smallest bag, which we call burrito bag, for only 299 pesos. Yan. So this is a cyclist friendly bag kasi meron ka ditong storage na malaki. Tapos dito naman sa baba, pwede mo ditong ilagay yung iyong mga wallet or pera, card, vaccine card, kahit ano na easy access. Tapos sa gilid, basurahan. At dahil cyclist friendly nga itong bag na to, sa ilalim yan, may tali dahil lagayan niya ng chinelas. Syempre ayaw natin maghalo yung malinis na damit sa maduming chinelas, di ba? Kaya nandito siya. Then isa pang feature nito ay nag-iiwan tayo ng bike, di ba? Sa mall, pumaparada tayo, ganyan. So ito, ginawa namin siya as cyclist friendly pa din dahil pwede mo siyang gawing ganyan. So habang nasa handlebag siya, pwede siyang maging sling bag kapag gusto mo. Ang presyo nito ay nagkakahalaga lang ng 999 pesos. So may apat na sizes to, from small na 299, tapos medium 799 pesos, large for 999, and extra large for 1,200 pesos lang yan. Ito yung mga bags na ginagamit namin sa aming Philippine Loop ngayon. If hindi nyo alam, umiikot kami sa buong Pilipinas gamit ang ating bisikleta. Ito yung pamburugan na tinatawag namin eh, pangbaragbagan. Ito yung mga bulky, pang bruce ko yung setup. Tapos yung large naman, ito pwede kasi ito sa drop bar na 420. So kasya siya sa loob. Kaya pwede siya sa road bike, pwede sa gravel bike, and even MTB. Ang pinagkaiba lang nila sa small, si small medyo maliit na siya. So ganito na lang yung itsura niya. Pero pwede ka pa din dyan magsabit ng pwedeng alcohol, ganyan. Tapos ang daming malalaman. For example, ito yung mismong bag ko. Wait lang. Ganito kadami yung malalaman mo sa isang maliit na bag. Yan, meron ako ditong cable. Yan, cup.
strap, tapos battery ng camera, velcro, hindi ko alam ba't din ako may velcro eh. Yan, camera, power bank, damit, charger, yan, napakadami. Tapos sinasabit ko lang yan dito, yan. Hi, I'm Valerie from Bamboo Bikes Philippines. Bamboo Bikes Philippines is a bamboo bike community here in the Philippines. So we support and promote bamboo bikes and bamboo bike industry in the Philippines. We have 13 makers all over the Philippines. We have Bambay. This one is from Mindanao, Bamboo Lodi Project. We have Kagingking from Davao, from Bayawan, Negros Occidental, Bamboo Technology. Bamboo Technology is a QC-based and US-based din sila. Then, Bisikleta Wayan Tagi. We have more bakers pa all over the Philippines. You can check Bamboo Bikes Philippines Facebook group. If you want to join us, feel free to join us. Dahil we support bamboo industry, ginagather talaga namin lahat ng bamboo makers. So this is a way namin to support the bamboo makers. Malakas ang appeal talaga ng bamboo bike since it's sustainable. At the same time, matibay po talaga siya. And na-proof na po yun na ilang beses and ilang years na. Since yung bike ko, I'm using it for 7 years. And then may mga na-encounter pa akong mga bamboo bike for 12 years na nilang ginagamit. So proven na talaga na matibay siya. Plus, ang bamboo bike, meron silang testing facility to check yung durability ng bamboo bike. And well, by using it for how many years? Ako, for 7 years, ginagamit ko na siya. I've been using it for touring, sa Cordillera, and for errand ko. It depends on the client kung anong gusto nilang craft. Kasi iba't ibang makers, iba't iba din yung type nilang klaseng craft. But then, kung gusto mong ikaw yung gagawa ng bike, ang Bamboo Technologies ay meron silang mga activities like training for how to make a bamboo frame. So, dun tayo sa Bamboo Technology. Pero kung gusto mo ng ready-made like this one, mga ibang brands like Bambay, Kagiking, and Bamboo Lodi, pwede, meron naman silang maibibigay sa inyong frame. Hello guys, welcome to MOB. So, walang iparte sa inyo yung naka-display sa MOB ngayon. Like, itong 4RC8, Deep Blue, MOB X Ultra 1, yung newest frame ni MOB. And yung iba pang mga components like yung drop bar, pump, stem, brake pads. Sa so, newest frame ni MOB na 4RC8 pero max na naka-through axle and disc. And itong mga tires. Hi, I'm Grace from Traction Bike. Proud ko pong pinapakilala sa inyo na ang Traction Bike ay Philippine brand. Local brand but made po sa China, Taiwan. And ang Traction Bike po, may mga kanya-kanya pong pyesa. So may mga hub, light, seat clamp, grips, bars, seat post. Actually, halos lahat po ng components meron po si Traction Bike. Ngayon po, meron po tayong bagong Rolu. Mas relax po ang kanyang pag-ride. And we have also the compass. Ito po yung bago natin ngayon, yung compass. Chromo steel po yung frame niya. Pang touring, gravel, packing, bike packing, all in na po siya. Meron din po tayong mga frame set. Yung Veer and Atlas. Chromoly steel din po siya. And meron po tayong upcoming. So, ito po yung mga prototype natin, gravel, MTB, 120, 130, 140 travel soon by 2023 po dadating po siya. Ang Traction Bike, halos lahat po, all over the Philippines, meron po tayong mga dealers. So, para po madali matrace kung saan po kayo, saan kayo makakabili, just message us on our Facebook, Traction Bike. Maglulocate po tayo ng nearest bike shop para po sa inyo. Si Rhinoid po is a Philippine local brand and manufactured siya in Taiwan. Lahat po ng mga products na natin is designed in Philippines. Isa ako sa part na nag-design ng product. Unang-una yung cups. Ayan, ito pong cup na to. Napaganda po niya. Rhinoid, na-establish siya ng 2017. And until now, parami ng parami yung mga product. Ito, meron ng built bike si Rhinoid. Nag-start siya sa frame. Ayan po, carbon frame. Based naman po sa mga frames, marami tayong mga ano dyan, downhill frames, mga full suspension, helmet. Meron din tayong mga gloves, bike jersey, downhill jersey. Ayan po. Kung gusto nyo pong mag-avail ng mga ibang products si Rhinoid, pwede nyo pong i-visit www.ridewithrhino.com. So ito, proud kami na isa sa mga unang dealers ng Attack Philippines. So this is a Marikina made shoes. It's made from aircraft tire soles. Marikina seniors yung gumagawa nito, so handmade talaga. And so far, okay naman yung quality at maraming natutuwa. So ito isa sa mga local brands na kinikaya namin is outdoor lang. They make custom frame bags, custom feed bags. You can just contact them and they can make a specific frame bag for your bike. Isa pang Pinoy brand, itong Rideout Philippines. So they have their own Shopee and meron din mga dealer shops. So they carry now yung gloves and sock. Marami siyang design sa Shopee. You can check them or sa page na. So ito sa mga pinaproud kami na naging dealer, yung Rurok Bike, Rurok Philippines, Rurok Industries. So before they had the aluminum frames and now they changing to steel frames now. So starting with this Rurokan laon. So that's it for now. Thank you for watching. Ride safe. Hello everyone. Bye!